Game 9 na ng Adelaide 36ers mga chong kontra sa home court ng Tasmania Jock Jumpers. Ito yung pang number 9 ngayon dito sa NBL regular season. So unang minuto ng first quarter mga chong, naramdaman agad yung early pressure na pinapakita dito ng Tasmania Jock Jumpers. Dito sa first quarter mga chong, 9 over 10 ang score ng mga Adelaide 36ers. Nang isa, pinasok na agad si Kai dito mga chong ng 4 minutes and 37 seconds remaining. Unang 2 points si Kai mga chong ay mula sa tip shot na gawa sa tira ni Dusty Hanas. Katapos niyan mga chong, bandang last 4 seconds na dito sa first quarter ay nagkaroon pa ng isang free throw itong si Kai. Pagkatapos siyang pasahan ni Hyrum Harris mga chong, nagpasabit pa si Kai dito. 1 free throw nga lang yun ang pasok ni Kai. Katapos yung first quarter mga chong, si score na 15-24, lumang ng 9 points ang Adelaide 36ers. Dito sa second quarter mga chong, patuloy niyang naghahabol yung Tasmania Jock Jumpers dito. 10 lamang ng Adelaide 36ers mga chong with 7 minutes remaining dito nga sa second quarter. Dahil nga sa magandang performance na ipinapakita ni Kai simula nitong mga last games niya ay napansin na ito ng mga commentator mga chong. Sabi nga nila dito mga chong, nag-i-improve daw si Kai each game na inilalaro niya dito sa Adelaide 36ers. Next 2 points si Kai mga chong ay mula sa alley-oop ni Daniel Johnson. 200 dunk ito mga chong. Dahil dyan nauwi niya sa score na 21-31, lamang pa rin ang 10 ang Adelaide 36ers. Pagkatapos niyan mga chong, muling nagpasabit si Kai dito at nakuha niya na nga yung free throws niya. 2 out of 2 yan mga chong. Dahil diyan mga chong, meron na siyang 7 points sa first half, 1 turnover, 1 rebound and 1 block. Meron din siyang mataas na efficiency na plus 4 sa plus and minus. Bago matapos yung second quarter mga chong ay nilabas na si Kai at dito ay patuloy pa rin ang kalamangan ng Adelaide 36ers. Natapos nga yung first half, si score na 41-47, lamang na ng 6 yung Adelaide 36ers. Third quarter na mga chong at nagawa nga ang mauwi ng Tasmania Jock Jumpers sa 2 ang lamang ng Adelaide 36ers. Ito ay sa pamamagitan ng team effort at sa pangunguna ni Josh Adams. Ang nanguna sa team scoring na merong 18 points. Pero gayon paman mga chong, hindi pa rin talaga nila maungusan itong Adelaide 36ers. Bago matapos ang third quarter mga chong, pinasok ulit si Kai dito ni Coach CJ Bruton. At nakapag-commit pa ulit si Kai ng isang successful 200 dunk mula sa pasa ni Mojave King. Dahil dyan mga chong, nauwi na sa 52-58, lumang ng 6 ang Adelaide 36ers. Last 20 seconds ng third quarter mga chong, pinasahan ulit ni Daniel Johnson itong si Kai at nauwi nga ito sa free throw. Maganda to mga chong dahil nakikita na natin na pinapasahan na si Kai dito ng mga pro players kagaya ni Daniel Johnson. Natapos nga yung third quarter sa score na 52-59, lamang pa rin ang 7 itong Adelaide 36ers. Sa fourth quarter mga chong, dito na nagsimula ang problema ng Adelaide 36ers. Nag-indicate na kasi yung laban dito at nalamangan pa sila ng Tasmania Jock Jumpers 67-66. Matapos na mga chong, nilabas na rin si Kai matapos na makapag-commit ng offensive foul. Naniko daw kasi siya, yan ang tinawag dito ng NBL. Pero para sa akin, good play to para kay Kai. Larong Pinoy kasi yan eh. Last minute ng fourth quarter mga chong, naging maalat dito ang Adelaide 36ers at pinangunahan nga ni Josh Adams ang Tasmania Jock Jumpers. Mawag ng timeout si Coach CJ Bruton para i-execute ang kanyang ginawang play pero hindi nga naging successful ito sa huling segundo ng laban. Final score 76-71, biggest comeback ito para sa Tasmania Jock Jumpers mga chong. Samantalang si Kai Sota naman ay merong 12 points, 2 rebounds, 1 assist at 1 block. Nalo ang Tasmania Jock Jumpers.